So ayun mga sir, ano? So ang gagawin nating ngayon ay about sa engine cover light. So ang napili kong pattern, ito nag-print na ako. So bali, kailangan nyo ng tsaga rin dito, depende sa pattern na gagamitin nyo. Ito yung ginawa ko. So sticker ito, didikit ko dito sa kore-rectang ika-cutter para yung mga itim na parts, yun yung mga cutout, dun tatama yung ilaw para makita yung pattern. So papakita ko sa inyo yung tapos na siya kapag na-i-cut out ko na dun sa mismong itong engine cover. So ayun, update ko lang kay mga paps, ano, medyo hindi umubra yung unang sticker . So nag-print na lang ako sa bond paper, tapos dinilagyan ko na lang double-sided tape, saka ako dinikit, tapos saka ako nag-cut. O yan, mas naging madali yung trabaho. So ayun, nakapag-cut na ako. Bali, tutuloy-tuloy ko lang ito hanggang sa makompleto ko yung area na kailangang merong design. Tapos, update ko kayo kapag next step na nung modification na ito. Okay, so ayun mga sir, natapos ko na yung design na natabas ko na yung loob niya. And medyo dito sa loob malinis yung tingnan kasi walang pintura yung labas . Ito kasi medyo natuklap yung mga clear coat. So baling gagawin ko dyan, lilinisin ko pa konti. Okay, so ayun mga sir, tapos ko na yung linisin yung pagkakatabas niya. Tapos ko na rin tanggalin yung dating pintura na may clear coat. So para sa akin, kahit hindi nyo na i-repaint, kasi okay na rin naman siyang tingnan . Ito po yung pagkakatabas ko sa kanya. So ayan, malinis naman siyang tingnan . So cutter lang po ginamit ko dyan. Kailangan nyo lang po talaga ng tiyaga kasi medyo ayun, makapal yung plastic nyo. Kailangan nyo tiyagain. Dahan-dahanin nyo lang, huwag nyo madaliin yung pagkakat para maganda yung mag-resulta ng pattern nyo. Kahit anong pattern, pwede nyo naman gawin . Basta tsatsagain nyo lang yung pagkaka or yung pagkat sa kanya. So ayan po. So hindi ko na ire-repaint to kasi maganda na rin naman siyang tingnan . So bali ganito po magiging itsura niya pag kinapit ko na dun sa mismong fairing or inner fairing ko. Okay, so ayan po magiging itsura niya. Ayos na siyang tingnan. So yan, pinili ko black lang din po kasi talaga para mag-contrast siya dun sa kulay ng inner fairing ko. So ayan po magiging itsura niya. Okay, so pwede na po tayo mag-proceed dun sa next step. Bali yung gagawin kong next step yung about na sa pag-i-install nung light filter para maging kalat yung tapon ng LED dun sa engine cover natin. So, ang gagamitin ko ay opaque plastic from folder. So, pwede rin kayong gumamit ng plastic galing sa mga galon, yung kulay puti. Usually, yun namang ginagamit ng iba . Mas accessible kasi yun. Pero ako kasi may available naman ako na opaque na plastic galing sa folder. So, ito siya. Ito. Kasi pag yung para sa akin kasi yung kulay puti nun, kapag nakapatay yung ilaw, parang halatang halata . Gusto ko yung design niya parang ano lang, parang ano pa rin, neutral pa rin siya. Kaya pinili ko ito, smoke ang kulay niya. Smoke tapos opaque plastic. Kung makikita niya, hindi siya transparent, di ba? Sabihin, pag tumama yung ilaw dyan, kakalat yung ilaw, hindi tatagos. So yun ang kailangan natin na material. Marami pa akong material na ganito. Bali, ito yung gagamitin ko para masakop yung area nung pattern. Para pag tinamaan ng ilaw, palat yung ilaw niya at hindi tatagos yung ilaw. So, ganito yung magiging itsura niya. So, ito. Ayan, kung makikita niyo, di ba? Ayan.
pag kung makikita nyo dito, transparent lang siya. Pero pag nilagay ko to dito, ayan, di ba? Sabihin, mafi-filter niya yung ilaw para mag-distribute dun sa mga areas nung pattern. Ayan. So, magiging maganda yung tapon ng ilaw niya pag nailawan na siya. Okay, so yun po. Bali, pwede na tayong mag-proceed dun sa pagkakabit nitong plastic na to. Then, i-update ko kayo pag na-idikit ko na siya. Bali, ang gagamitin ko lang, MIT band. Tapos, gugupitin ko to according dito sa mga sulok-sulok niya para mag-fit. Ayoko kasi nung pag isang buong ganito ginamit ko para masakop to, bali hindi makukuha yung magandang pagkakadikit eh. Baka magkatanggal-tanggal lang siya. So ang gagawin ko, ikakat ko to according dun sa mga sulok-sulok nito. Tapos saka ko siya i-mighty band dyan. Yan. So ganun po ang gagawin ko. Okay, so ayun, update mga paps. Bali tapos ko nang gupitin yung material na kailangan ko. Ito na siya. So ito yung pagdudugtong-dugtugin ko sa mga sulok para ma-cover niya yung mga butas dun sa pattern or sa design. Ngayon, ang ginawa ko naman dito, ang ginawa ko, nilagyan ko na lang siya ng double-sided tape. Ayan. Saka ako ididikit itong mga ito para ma-cover niya itong butas dito sa design na ginawa ko. Okay, so ayun po mga sir, natapos din natin siya finally. So ito na yung kinalabasan. So kung makikita nyo, hindi na siya transparent. Meron na kasi akong nilagay na light filter. Ang ginamit ko po ay folder lang. Folder material. So pwede rin kayong gumamit nung sa plastic na galing sa mga galon, yung hindi transparent, yung opaque yung kulay niya para hindi tatagos yung ilaw, magiging kalat yung distribution ng ilaw niya. So ayan po, makikita niya. Ayan na siya. Sa likod, ganito ang ginawa ko. So kung dati nakita nyo na may double-sided, ginawa ko pa rin po yun. Pero para just to make sure na hindi siya matatanggal agad, nilagyan ko ng mighty band sa mga sulok-sulok. Ayan po, nilagyan ko ng mighty band. Ayan. Okay lang naman yung ganyan kasi hindi naman siya mahalata sa harap. Pagdating naman sa harap, ganyan ang, yan naman yung makikita eh. Ayan po. So, bali yan yung may ilawan pag kinabit na natin. So, suggestion ko lang sa mga gagawa nito, kailangan matyaga kayo. At saka, bigyan nyo rin ng pasensya kasi medyo madiwara yung proseso niya. Kailangan talagang bigyan mo ng effort. At saka, dandaanin nyo lang. Kung gusto nyo nung pulido na resulta, huwag nyo madaliin yung gawa nyo. Hindi naman kailangan madaliin eh. Kahit anong pattern o kahit anong design, pwede nyong maisip ay pwede nyong gawin dito. So ngayon, pwede na tayo mag-proceed dun sa next part, which is yung sa ilaw. Dun na tayo sa last part na gagawin natin, yung pagkakabit ng LED light at saka pagwa-wiring kung saan itatap. Okay, so andito na tayo dun sa last part nung tutorial natin sa may engine light. So mga kakailanganin ngayon natin for the final part ay LED strip at saka wirings. So kasamahan nyo na din ng electric tape or electrical tape para pang tapal dun sa mga pag-i-connect na natin ito. So eto, meron akong mga spare na mga LED strip. Actually, malalakas naman tong ilaw na to. Hindi ko na kailangan ng mahaba. Ang kulay nito ay golden yellow para pasok pa rin dun sa team ng motor ko.
golden yellow yung nabili ko. Ito lang, itong part lang na to ididikit ko dun sa chassis part dun sa engine. Ito lang yung kailangan ko para mapailaw ko siya. So, ito, bali ko, connect ko na lang siya dito sa positive at negative. At itatap ko dun sa wirings sa may tail light. Doon ko na lang siya itatap. Bali, doon ko siya itatap sa steady light ng tail light para pag inon ko pwede iilaw siya. Or pwede rin namang kahit hindi doon, kahit i-tap ko na lang din ito doon sa park light ko saka sa eye line para sumabay siya doon sa switch. May switch na po kasi ako nung park light at eye line ko. So pag switch on ko yon, pwedeng sumindi yung aking engine light. Pag switch off ko, mamamatay rin siya. So pwede ko siyang switch on or switch off. Okay, so yun po mga sir, ano? So ang eto na siya, yung naging itsura niya. Ngayon, ang baling gagawin na lang natin ay ikabit itong LED strip na ginawa ko. Itong LED strip, pinagdugtong ko na lang siya kasi wala akong mabilan ng eyeline eh. Mas maganda sana kung may eyeline kayo, salpak na lang yon. Ako nag-improvise lang ako eh kasi wala akong mabilan. So itong ginawa ko. Pwede nyo itong ikabit dun sa mismong chassis part na malapit sa engine. Didikit nyo na lang dun kahit double-sided tape. O kaya ilagay nyo na lang ng glue stick. Pwede siya. Pero pwede nyo rin itong ikabit dun sa mismong loob. Dito sa loob nung engine cover dyan. So meron siyang pros and cons. So kapag kinabit nyo dun sa chassis part nung ating na malapit sa engine, hindi, kapag tinanggal yung engine cover, hindi nyo na itatanggalin itong LED strip kasi hindi naman nakakabit yung LED strip dun sa engine cover. Ang downside nun, magiging ano siya, direkta yung bato ng ilaw niya dito sa mismong pattern. So medyo hindi magiging equally distributed yung ilaw. Ngayon, pag ito namang LED strip ay dinikit mo dun sa mismong engine cover, maganda yung magiging tapon ng ilaw niya, pantay. Kasi pwede mo siyang idikit dito sa gilid. Ayan, dyan sa gilid na yan. Okay. So, kayo bahala kung anong trip nyong kusan nyo ilagay. Basta, kusan kayo magiging satisfied. Pero ako, para sa akin, ang naging desisyon ko, ilalagay ko to sa engine cover. Dito ko siya ididikit sa loob. Tapos saka ko itatap ito dun sa wiring ng tail light. Bakit? Kasi hindi ko naman madalas tinatanggal tong engine cover eh. Hinahayaan ko lang yan na kaganyan eh. Bihira ko naman tanggalin yan. Unless mag general cleaning ako. So okay lang sa akin na dyan ko ikabit. Kung ikaw naman eh mahilig ka maglinis, maglinis ng panloob, hassle sa'yo, natatanggalin mo pa yung pagkakatap ng wiring every time natatanggalin mo tong engine cover, eh doon ka na sa chassis part na malapit sa engine, yung bakal doon. Doon ka na lang magkabit. Pero depende pa rin sa'yo kung saan ka magiging satisfied. So ayun po, update ko kayo pag naikabit ko na. Tapos para makita nyo na din yung itsura niya. Ayan, so naikabit ko na mga sir, ano? So eto na. So dito ko na sa engine cover kinabit. So nasa sa inyo na yun kung gusto nyo yung dikit dun sa chassis part na malapit sa engine or dito sa mismong engine cover. Kayo na bahala magdesisyon. So ako, eto yung napili ko. Sa sinabi ko na sa inyo kanina kung ano yung pros and cons nung pag kung saan nyo ilalagay itong LED strip o yung ilaw. So pakita ko lang sa inyo paano ako kinabit. Yan. So ayan siya. Paganyan, pagilid yung ilaw para mag-equally distributed yung tapon ng ilaw niya pag umilaw na siya. Kapag kasi dun sa chassis part direkta eh, dito yun, oh. Dito ang tama niya. Dito yung banda yung kapag sa chassis part mo dinikit, dito yung tama niya. Ngayon, kitang-kita dito yung guhit.
yun na yung ayaw ko dun eh. So, nakapag-decide na ako, dyan ko na lang siya ilalagay. Lalagyan ko pa yan ng glue stick para secured na secured siya. So, proceed na po tayo. Doon na tayo sa pagkakabit kung saan banda itatap yung wiring niya. Okay, so ayun po mga sir, no? Gabi ko na lang siya ikakabit para kitang-kita nyo yung ilaw. So, eto po siya. Nalagyan ko na rin to ng ewan ko makikita nyo, pero nalagyan ko na siya ng glue stick. Yan, para kumapit siya. So, simulan muna natin sa pagtanggal ng fairing sa gilid. Ito lang fairing na tong tatanggalin kasi andyan yung wiring ng taillight. Dyan natin itatap tong negative at positive. Okay, so yan, natanggal na po natin, ano. Ito na siya. So, pwede ko nang ipakita sa inyo kung paano ko itatap yung wiring ng engine cover light. Okay. So, mga paps. Ito yung sinasabi sa inyo na ano. Ayan. Diyan nyo pwedeng ilagay yung LED strip. Dito. Diyan siya pwede ilagay. Diyan sa part na yan. Kung dyan nyo gustong umilaw yung ano, LED strip. Pwede rin namang dun sa engine cover. Kaya lang nga, sinabi ko na sa inyo yung pros and cons nila. So, in my case, ang napili ko dun sa engine cover. So, let's proceed na po. Bali dito sa eto, dito ko siya itatap. Okay. So, itong part na to. Ito. Ayan, yan. Ayan yung kabitan ng ito yung kabitan ng ano. Ugutin ko lang ah. Ito. So, ito mga pap. Ito yung kabitan ng taillight. So, kung makikita nyo, may mga iba't ibang wirings na ako. Yan yung wirings netong signal light ko na to. Tapos yung modified na taillight ko, ito. So, medyo marami na siyang wirings dyan. Ngayon, ito lang ah. Dito nyo lang siya itatap. Diba dalawa lang yung wire nung ating engine cover. So, dito nyo siya itatap po. Yan. Dito sa kulay blue. Yung kulay blue na yan, hanapin nyo lang yung dugtungan niya dun. Dito, isusok-sok nyo lang yung wire dito sa loob sa kulay blue. Tapos hanapin nyo naman yung black. Ayun, nando sa gilid. Ito yung black, yung negative. So pwede nyo doon isuksok naman yung negative wire nung sa engine light. Dalawa lang isusuksok nyo, madali lang siya. Ngayon in my case kasi meron na akong etong wire na to, meron na akong wire na may switch.
So that means pag pinindot ko itong switch ko dito, yan, itong sa baba, mamamatay lahat ng accessory lights ko o yung mga additional lights na nilagay ko. So dito ko na lang itatap siya. O, sa inyo wala to, wala pa tong wire na to, kung stock lang eh sa inyo. So dito ko na lang siya lalagay sa may switch. Pero kung wala pa naman kayo, pwede nyo itap lang muna dito sa blue wire. Ayan, yan yung. Tapos hanapin yung itim na nandung banda sa kabila. Ayun. Ito. Doon nyo lang itatap. So, sa akin, dito ko muna siya itatap. Tapos, dito din sa black wire. Ayun, so okay na mga paps. Sa wakas na naikabit na natin lahat. Kung may mga additional questions kayo mga paps regarding this modification, regarding sa wirings or sa mga materials na ginamit ko, pwede nyo po akong i-PM dun sa aking ginawang Facebook page. Ipo-post ko rin po yung video doon. Tapos mag-comment lang kayo doon. Then, or i-PM nyo ako, then I'll reply right away. Yung link po, nilagay ko dyan sa description. I-click nyo lang yung link, then mare-redirect na kayo dun sa Facebook page nitong ating YouTube channel. So, every now and then, i-upload ko rin po dun yung aking mga new videos. So, like and follow nyo na din po yung Facebook page. So, ito na po. Tignan natin kung ano itsura niya. So, isi-switch ko po muna dito. Kasi itong switch na to, ito yung magbubukas ng lahat ng accessory lights ko eh. Yun. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah.